Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatalakayin ko ngayon at papapatunayan na ang Quran ay salita ng Allah dahil sa mga propesiya nga nangyayari sa loob mismo ng Quran. Buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang istorya, sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was respected by the Arabs, Quraysh, Hashimites, different tribes in Mecca. He was trusted at tinatawag siyang Al-Amin. Al-Amin meaning taong trusted person. In fact, kung mayroon sila mga mamahaling mga bagay, ay iiwanan nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi noong unang panahon wala pang bangko, wala pang mga bangko, nga caretaker lamang. Kung sino ang trusted ng mga tao, iiwanan nila yung ginto nila, yung pera nila, necklace nila, dahil takot sila baka along the way ma-hold up sila sa mga pagan Arabs. Shout out sa inyo, sa Dula. Waalaikum salam, warahmatullah. Naabutan ko ang live mo. Ka-start ko pa lang, brother, alhamdulillah. Papatunayan ko ngayon na ang Quran ay salita ng Allah dahil sa mga sinasabi ng Allah at sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinapropagate niya na in fact nangyayari sa kapanahonan niya. For example, sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga Arab, this is indisputable nga siya was a trusted person during the time of the Jahiliyyah period. Hana Marda, walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. So ang mga tao na kung mayroon silang iiwanan ng mga mahaling bagay noon wala pang bangko, pagbalik nila kunin nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung mayroon silang ibibigay, bibigyan siya ng parang sadaka, at kasi noon walang bangko. So kung mag-travel ang mga tao, magninegosyo, iiwanan nilang precious things nila sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One time, tinawag niya doon siya sa Safa, in between doon sa Safa. Alam niyo ang Safa and Marwa, doon ito sa itong dalawang bundok saan ang istorya ay si Hajar ay nagtakbo pabalik-balik 7 beses dahil naghanap siya ng tubig. Doon si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya ang yung Bani Hashim, yung lahat ng mga kamag-anak niya, clan niya tinatawag. Sasabihin ko sa inyo, makinig kayo. Kung sasabihin ko sa inyo na itong bundok na ito, doon sa paahan niya sa baba ay may mga kaaway na nag-antay lamang ng panahon para lulusubin tayo, maniniwala ba kayo sa akin? Doon na yung mga Arabo, ang dami-dami ng mga Arabo na kikinig sa kanya. So sumagot ang mga tao, siyempre kilala ka namin. Kung sasabihin mo na mayroong mga tao sa paahan itong bundok at naghanda lulusubin tayo, maniniwala kami sa iyo dahil kilala kayo namin, sabi ng mga tao. Then sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayon sasabihin ko sa inyo, maniniwala kayo na ako isang propeta, pinadala ako ng Allah at ako'y sinugo niya, para malaman ninyo ang tamang katotohanan at sino ang dapat sambahin. Maniniwala kayo na ako isang sugo at propeta. Naggalit ang mga tao. Isa sa nagagalit doon, galit na galit, ang uncle niya mismo. At doon siya talagang binabash siya, para pagang sa atin ngayon, PI ka o ano. Pinapunta lang kami dito para sasabihin ko lang na ikay propeta. Galit na galit siya, Abu Lahab, because that time, siya ang nag-rule sa mga tao, siya ang nangangulita ng mga buhay. So ano ang kita sa mga idols? There were 360 idols. So ang naghari doon ay si Abu Lahab, tapos isa lamang ang sambahin. Ang ibig sabihin, isa lang mang sambahin si Allah is tantamount of rejecting the rest of the gods, pagan idols. So galit na galit si Abu Lahab. Sabi niya, you will perish
Mamatay ka sana. Mamatay ka na. Mawala ka. Then Allah replied. In this message, Allah nag-reply. Allow mo ito read, mga kapatid, ang tinatawag na almasad. Dahil yung pagmaltrato niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagsabi niyang masama laban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Lahab, ang Allah nagbigay ng revelation. Ito ang revelation ng Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. Translation, the nearest translation. Sinabi dito, perish. Mawagtang mamatay, perish the two hands, mawagtang mawala, perish the two hands of Abu Lahab. Yung dalawang kamay ni Abu Lahab, mawala. His wealth, kayamanan niya ay mawala, and his children will not benefit him. Yung mga anak niya ay hindi makakatulong sa kanya. He will be burnt in a fire of blazing flames. Masusunog siya sa impernong apoy. And his wife too, at ang kanyang asawa, na nagdala ng panggatong, yung may tinik, na tinatawag na sadan, which used to put on the way of the prophet, dahil binigyan niya ng mga tinik, mga problema ang dana ng prophet. Then Allah continues, in her neck, sa kanyang leeg, okay? In a twisted rope of palm fiber. Itong, mga kapatid, itong revelasyon na ito, ito'y nagpapatunay na ang Quran ay talagang salita ng Allah. Bakit? Bakit? Sandali lang. Bakit, mga kapatid? Dahil sa kapanahon na ni Abu Lahab, itong revelation, alam niya ito. Palagi niyang naririnig ito nga si Abu Lahab ay may impyerno. Sabi ng revelation ay may impyerno siya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdurrahim, Suniga. So kung talaga ay si Abu Lahab, if it is not the will of Allah, na ang Quran talaga ay mula sa kanya, madaling suklahin ang Quran, sabihin lang ni Abu Lahab, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, wala na, collapse na ang Quran. Dahil sinabi na, hindi siya mag-Muslim, hindi siya yayakap sa Islam, may imperno siya, pati yung asawa niya may imperno, and Abu Lahab never embraced Islam. Ang ibig sabihin nito, the tafsir nito, he will never embrace Islam. Itong verse na ito, nagsasabi nga siya ay masusunog sa impernong apoy. Itong aya na ito, itong sura na ito, existing until now, bago namatay si Abu Lahab, 12 years. Itong sura, Al-Masad, buhay pa si Abu Lahab, 12 years from the revelation, 12 years pa bago namatay si Abu Lahab. Kung talaga ang Quran ay hindi salita ng Allah at nagsisinungaling ang salita ng Allah sa Quran at hindi totoo, madaling sabihin ni Abu Lahab, ako'y Muslim na ngayon, kahit magpakunwari lang siya. Ako'y Muslim na ngayon, tingnan niyo, sabi diyan ay hindi ako mag-Muslim, sabi niyan na impyerno ako, never ako mag-embrace ng Islam, tingnan niyo, mag-embrace ako ng Islam, ako'y nanonumpa nga si Muhammad ay mensahero ni Allah, at ako'y manonumpa nga ang impyerno ay totoo, at ako'y manonumpa nga ang paraiso ay totoo. Wala na, pag nag-Muslim si Abu Lahab sa kanyang kapanahonan, ang Quran automatically destroyed,
na ang Quran ay hindi salita ng Diyos dahil si Abu Lahab ay nag-Muslim. Pero 12 years since from the revelation until the death of Abu Lahab, 12 years, hindi at kailanman hindi siya nag-Muslim. So dito nagpapatunay na talaga ang sinabi ng Allah sa Quran ay totoo. Another thing, buhay pang prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Quran, ang giyera sa Persia at Romans. Ang Persia at ang Romans may giyera sila. Okay? At yung panahon na yon, sa kapanahonan, buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ng mga Muslim at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Romans had been defeated. Natalo ang mga Romans, may giyera ang Persian at ang Romans, at natalo, that time, natalo ang mga Romans. Ang mga Muslim ay nalulungkot dahil ang mga Muslim ay preferred nila ang mga Romans mananalo dahil nga may similarity yung pananampalataya nila, nandoon si Isa al-Masih, nandoon si Maryam, ang Quran at ang kanilang hinahawakan na aklat ay mayroong similarity. Therefore, sa digmaan sa totally pagan ang mga Persian at ang mga Romans, ang mga Muslim ay nalulungkot dahil natalo ang mga Romans. But Allah give the revelation. Ang Allah give the revelation. Sinabi dito, Quran chapter 30, verse 2 to 4. Sabi ng Allah, the Romans, English translation, the nearest translation, the Romans had been defeated in the nearest land to the Arabian Peninsula. Okay? And they, after their defeat, sa kanilang pagkatalo, defeat, will be victorious within bed 3 to 9 years. Sa kanilang pagkatalo ngayon, they will be victorious again. So ang nangyari, kailan ba ito nangyari? Ang nangyari, babasa itong istorya na ito, hindi ito gawa-gawa. Ang istorya na ito ay mabasa ito sa History of the Byzantine State. Ito ay by Ostrojorski, pages 100 to 101. And mabasa din ito sa Encyclopedia Britannica, Micropedia, volume 4, verse 1000, page 1036. Ang pangyayari nga natalo ang Romans and later on nanalo ang mga Romans against the Persian. Kailan? Ang giyera ay nangyayari sa Antioch. Doon natalo ang mga Romans doon sa Antioch sa 613 common era. 613 common era, buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nangyayari na after 9 years, exactly the same stated by Allah in the Quran, after 3 or 9 years, ay matatalo ang Persian. Natalo ang Persian in 622. Exactly 9 years after sa panalo nila against the Romans, after 9 years nanalo naman ang mga Romans and the Persian were defeated. Exactly the same ng sinabi ng Allah sa Quran. Sa Quran, chapter 30, verse 2 to 4. Ito ang mga prophecy, kasi tinatawag na prophecy. Yung mga bagay na sinasabi, buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nangyayari, buhay pa rin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you will talk about scientific discoveries, so many. And the Quran. Ang prophecy dito, the prophecy also foretold that the body of King Pharaoh, makikita ang body ni King Pharaoh. There are so many prophecies in the Quran na later generation na lang na-discover nila. Ito ang pagpapatunay, mga kapatid, na ang Quran ay hindi gawa-gawa ng tao. Hindi gawa-gawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, sino bang makakaalam na pagkatalo ng mga Romans ay mananalo rin sila? After 9 years, exactly 9 years, nanalo ang mga Romans. Sinong nakakaalam? Kundi si Allah lamang. At sinong nakakaalam na si Abu Lahab never siya mag-Muslim?
hanggang namatay si Abu Lahab, from the revelation to the life of Abu Lahab, 12 years. Madali sanang bubuking ang Quran kung hindi salita ng Allah, sabihin lang niya, ako'y nag-Muslim na. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Pero never nag-Muslim si Abu Lahab. Ito lang po ang aking mga masasabi, mga kapatid. Inshallah, share. Salamat sa lahat ng nagtulong-tulong sa ating da'wa. Yung plano namin na mag-gather kami ng mga new Muslim at tuturuan namin sila sa basic salah, akida at ang pagdadawa comparative. Alhamdulillah, may naipon na kami na 6,000 plus, inshallah. Ang target namin dito, kung maabot na ng 15,000 na pesos, inshallah, mag-start kami ng even 10 ng mga estudyante. Pero sa ngayon, wala pa, inshallah. At salamat sa nagbigay pala. At salamat sa mga taong nagsusubaybay, nag-share, nag-sakrapisyo, nag-comment, para lamang sa the cause of da'wa. Hindi ko kayo lahat siguro mababanggit ang mga pangalan, pero sa inyong puso, ang Allah ang nakakaalam sa inyo. May Allah reward you all. Please share po. Mag-shout out lang ako dito. Si Hana Marda, walaikum salam. Mag-shout ako dito, mag-shout out. Inshallah, hindi makuha nitong mahirap kasi eh. Okay? Sino pa? Si Abdurrahim Soniga, si Tom Soyan Kaska, walaikum salam. Shout out sa inyo, may Allah reward you, at paki-share. Maraming salamat po sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shout out din ni Gilbert Corpus, walaikum salam. Inwak bin BM, sa inyong lahat, may Allah reward you all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.